So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito ulit tayo ngayon syempre sa HYX Enterprise para sa isa na namang panibagong bike check video. So nakikita nyo guys, meron tayo dito sa harapan natin na Extreme Star D na road bike. Yan, yung bike check natin to. Yan. So sa mga magtatanong ng price, direkta na lang kayo magmensahe kay HYX Enterprise. Ilalagay ko sa description yung kanilang contact number at pati address at kanilang Facebook link. So sa video ito guys, ibabike check natin itong napakagandang Extreme Star D na road bike. So ano pa hinihintay natin? Tara na! Bike check natin ito. So ayan ang ating Extreme Star D na road bike. Siyempre sisimulan natin ang bike check video niyan sa kanyang frame. Ayan. So kung makikita nyo guys, ang frame natin ay matte gray. Ayan, matte gray at ito ay made of carbon. So naka-carbon ang ating frame at ang ating fork. Ayan, so simulan natin sa kanyang head tube. Ang head tube niya ay tapered. Ayan. At dito sa harapan, may makikita tayo ditong Extreme VXT na logo. Ayan, VXT. At pag kinapa mo to guys, so para siyang may decals. Ayan, may decals yan. At syempre dito ay tapered na ang ating head tube. Ayan, tapered. Palagay ko guys, internal to. Ayan, internal ang ating headset. Ayan. So dito tayo sa kanyang top tube. Ayan, makikita natin itong Star D. Ayan, so Star D, pag kinapa mo, para siyang decals din. Ayan, so decals din. Ayun, no, mayroon siyang mga effect-effect. Ayun, no? Ayan. At matte black. Matte black yung ibabaw nito. So kalahati matte gray dito at kalahati matte black. Ayan. So dito sa kanyang top tube, ayun, so nakasulat na pala 50 cm ang ating top tube. Ayan, 50 cm. At syempre meron tayo dito na lalagyanan ng bottle cage. Isa rito sa top tube at isa dito sa kanyang down tube. Syempre dito sa down tube may makikita tayo ditong brand name na Extreme. So pag kinapa mo to, ganun pa rin, meron din yang parang decal. So makakapa mo. Ayan. So medyo mataba na to, kita nyo naman, no? Inahawakan ko na siya pero hindi ko pa rin siya sabi na natin mahawakan. Ayan, no? At napakakinis dito guys. So ayun, no? Kinis. Tapos dito sa kanyang chainstay, may makikita tayong salitang Star D. Ayan, Star D. At naka-quick release ang ating frame. Dito naman sa kanyang seat stay, meron tayong makikita ang Extreme Carbon Fiber Material at may nakasulat na Make for the World. So, ginawa ito para sa mundo. Ayan, mundo ng biking. So, punta tayo sa kanyang fork. Ang fork niya ay gawa pa rin ng carbon. Kung hindi ako nagkakamali guys, so ang lapad dito. Then, pagdating doon, may nakalagay na nakasulat na Extreme. So, ganun din yung decals. So, kung ano yung decals na nasa Extreme sa sa frame, sa top tube, ganun din dito. May makakapaka. At naka-quick release na rin ang ating fork. So, nandito na rin naman tayo. Diretso tayo sa kanyang wheelset. So, ang wheelset niya, ang kanyang hubs. Yun, walang hubs. Walang brand ng ating hubs. Wala tayong nakikitang nakasulat. Pero made of carbon. Ayan guys, oh. Made of carbon at 22 holes kung hindi ako nagkakamali. At guys, medyo hindi ako nagkakamali guys, spike yata ang tawag nila dito sa spokes na to. Ayan o, oh, our blade. Hindi ko masyadong matandaan, medyo matagal na tayong humawak ng road bike eh. Ayan o, oh. So blade yata yung ating spokes. Medyo manipis. Ayan, hindi siya bilog eh. At syempre, ang ating rims ay aero. Aero ang rims natin. Nagawa ng zip. Ayan, zip, zip. Speed, weapon, ayan, zip. Na carbon. Yun guys, oh. Carbon ang ating rims. Tapos ang gulong natin ay gawa ng Maxxis. Maxxis Pursuer na 700 by 25C. So napakaganda ng ating gulong. Yung pala guys, yung ating fork, oh, may nakasulat sa likod na sturdy. Ayan, ang ganda. May decals din dito sa likod. Ayan. So, punta tayo sa likod na gulong. Yung likod na gulong, ganun din. Carbon. Ayun, no? Ayun, zip. May nakasulat na zip ang ating
hubs na 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 holes. Yan. So hindi siya sinushoot na butas, so kakaiba yung kanyang hubs. Ayan, oh. So ngayon lang ako nakakita ng ganitong hubs na palagay ko blade. Hindi ako nagkakamali. Bladed yata tawag dyan na naka-quick release. Yan. Tapos syempre ganun din, ang kanyang rims ay gawa ng zip o zip. Yan, oh. Aero. Aero ang ating rims at ang ating gulong ay Maxxis. Maxxis Pursuer na 700 by 25C. Punta naman tayo sa kabilang side. Tingnan natin ang kanyang cogs. Ang cogs niya ay bilangin natin na 1, 2, nawawala sa focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed ang kanyang cogs. Uy, tunog mayaman guys. Tingnan nyo, road bike pero tunog mayaman. Ayan. At ang kanyang RD ay gawa ng SRAM Rival. Ayan, SRAM Rival. Kung hindi ako nagkakamali guys, SRAM din yung kanyang cogs. Pakitama na lang ako guys kasi hindi ko makita. Nakatago. Hindi, wala akong makita guys. Oh. Nakatago yung tatak. At yung kanyang kadena, tingnan natin, gawa ng HGX11 via Japan. Kung hindi ako nagkakamali guys, Shimano tong HG11 na to. Yan, pakitama na lang tayo guys. Ayun o, HGX11. So palagay ko, ibig sabihin niya 11 speed. At dito tayo sa kanyang crank. Ayan, ang crank natin, hollow tech guys. So apakaganda. Yan, gawa yan ng SRAM. Ayan, SRAM Rival. Kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay 170mm. Ayan, medyo naglolo ko yung ating gimbal. Nalolobot na yata. Ayan. At ang ating chain ring ay gawa sa aluminum din or alloy. Alloy din tong ating crank guys na hollow tech na 2x gawa ng SRAM na 110 BCD, 50 teeth yung pinakamalaki, 34 teeth yung pinakamaliit na 11 speed na SRAM Rival ang ating crank hollow tech. So sa FD tayo. So kung makikita nyo yung FD natin ay gawa pa rin yan ng SRAM Rival na 2x. Yan ay nakatornilyo sa ating frames. So yan. So ilan pa lang yung mga bike na na-check ko na nakatornilyo yung kanyang FD. So punta tayo sa kanyang preno. Ang preno niya ay Shimano 105 na V-brake. Yan. Aluminum to. Sigurado ko guys. Sigurado ko. At ang kanyang seat post ay made of carbon din guys. Made of carbon. At palagi ko dito siya niluluwagan at sinisikipan. Ayan o, oh, dito. Kasi wala akong nakikitang seat clamp. At ang kanyang upuan ay gawa ni Physic. Uy, yung ating gimbal ay di ko makontrol. Ayan, gawa ng Physic. Ready for race ng ating upuan na Nisene. Ayan, Nisen. Ayan. At punta tayo sa kanyang drop bar. Kanyang drop bar. Napapansin nyo guys, oh, yung drop bar niya saka yung stem magkasama. Ayan, aero drop bar. Nagawa yan ni Wakako. Wakako na carbon. Carbon ang ating drop bar. Nasinukat ko to guys, palagay ko nasa 410mm ang kanyang drop bar. At dito sa kanyang STI, ayan guys, oh, ang STI niya ay gawa ng SRAM. SRAM Rival. Ayun, no? SRAM Rival. Ayan, nakasulat, SRAM. At syempre, ang kanyang headset ay gawa ni Neko. Ayan, gawa ni Neko na merong 5 na spacer na 1cm at dalawang spacer na 0.5cm. So, kung susumahin ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6cm ang kanyang haba ng spacer. Pero pwede mo yan paglaruan. Yung iba, lagay mo sa taas para ibabababa mo yung stem. At ito ang kanyang dust cover ng ating headset. Siya nga pala guys, bago natin makalimutan, dito tayo sa kanyang pedal. Ang pedal niya ay oil slick na gawa ni Extreme. Ayan o, Extreme na sealed bearing.
Ang layo dito, yan, ang luwag ng clearance dito, guys. At siya nga pala, yung kable natin ay naka-internal cabling tayo. So, ipapakita ko, guys. So, kung dito ipinasok sa down tube, ayan, pinasok sa down tube, lumabas. Asan na lumabas? Ayun, lumabas dun. Ayan, punta tayo sa kabila para makita nyo, guys, na maayos. Ayan. Dito lumabas yung kanyang RD. Ayan, dito lumabas yung RD, tapos may butas pa rito para just in case kung saan nyo gustong ilabas. Bahala na kayo kung saan nyo gusto. At syempre dito naman, yung kanyang FD, ayun, nakikita nyo, guys, doon lumabas yung kable ng FD. So tingin tayo sa ilalim, kung may kable sa ilalim, ayun, wala. Walang nakatago, pero meron ditong bukasan. Ayan, so kung magpapalit ka ng kable, so palagay ko bubuksan mo yan para magkaroon kayo ng access dun sa kable ng FD. At syempre dito din sa kabila, ayan, ito naman yung kabilang kable dito sa down tube. Palagay ko ito yung sa FD. At ito yung preno sa likod. Ayan, dito pumasok, dito pumasok, at so dito. So dalawa sa down tube at isa sa top tube. So internal tayo, ayan. So ayan, guys, ang ating bike check ng Extreme Star Dina Road Bike. So napakaganda ng bike na to. So sa mga mahilig dyan, mga rera, tamang-tama tong bike na to para sa inyo. At siya nga pala, guys, meron din ng extreme na mountain bike. So ito yon. Ito ay Extreme Stealth. So napakaganda rin ng bike na to. Gagawa tayo ng bike check video dyan sa mga susunod na araw. At bukod sa mountain bike, meron din silang downhill bike. Ito, guys, so, napakaganda na ito sa mga mahihilig mag-downhill dyan sa mga extreme sports. Tamang-tama sa inyo. Ready-ready na sa inyo. Ayan. Ayan, guys, so, kita nyo naman. So, ayan, guys, so, meron Extreme Sturdy, mountain bike na extreme, saka downhill na extreme na bike. So kung gusto nyo mabili ito, syempre makipag-ugnayan or mag-message lang kayo sa HYX Enterprise. Ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number at address. Yan. So hanggang dyan na lang, guys. Kita-kita sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutang pindutin like. At mag-comment ka na rin, guys, kung ano masasabi mo dito sa napakagandang Extreme Sturdy na road bike. At huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button para ma-notify ka sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. HYX Enterprise. Ayan. HYX, oh.